Ito po, yung ghosting. Actually po, medyo natatawa ako, pero kumbaga, should I say na pumapabor? Or kumbaga, eto, may pinaghuhugutan din kasi yung ano eh, si Arnold Potebes. Sabi ko nga po dun sa research team natin na parang medyo pabor ako na hindi. Pabor ako doon sa sinasabi niya na talaga naman kapag ikaw ay nag-ghost o nag-ghosting, yung kunyari na sinisin ka na lang nung kausap mo, nung kaano mo, masakit din naman talaga. Kaya lang, parang hindi na yata dapat umabot sa paggawa ng batas yung tungkol sa ghosting. Kasi alam naman natin, lahat tayo individual, tapos naramdaman natin yan. Nararanasan natin yan, di ba? Lalo ngayon, bago na po ang technology, bago na yung way kung paano po mag kung paano po mag-date, kung paano yung makisalamuha sa ibang tao. Kumbaga umaangat din po eh. So dito po nag-umpisa yung mga ghosting. Yung tipo bang nagme-message na sa iyo, nagme-message ka sa kanya, hindi ka na sinasagot. Kung ano-anong text na yung sinend mo, hindi ka na sinasagot, sinisin ka na lang. So, kumbaga para sa akin is, kumbaga parang individual na problema mo na lang yan. Hindi na kailangan pang gumawa ng batas para dyan. Kasi kung sakali, nagagawing batas yan, eh, parang hindi babalanse po eh. Paano kung ikaw yung nanggo-ghost? Dahil nga medyo makulit at merong problema dun sa gino-ghost mo. So, ibig sabihin is ikaw yung may kasalanan, ikaw yung posibleng parusahan, kung ikaw yung nakukulitan or yung ikaw yung nagtatago dahil yung gino-ghost mo nga may problema. Diba? So, parang hindi magiging ano. Kumbaga, parang para sa akin is parang hayaan na individual, diba? Individual na lang na anuhin yan. Hindi na yung para sa lahat, nagagawan pa ng batas. Oo, naiintindihan natin kung ano yung ibig sabihin dito ni Mr. Arnie Tebes, ni Congressman Arnie Tebes. Masakit talaga yan, yung mag-ghost ka. Pero yung sasabihin mong pangkalahatang batas, parang hindi pwede. Hindi uubra. Dahil lang mangyayari is medyo bias. Hindi pwedeng pag ginose ka eh may kaso ka na agad or whatever, di ba? At least hayaan na yung individual na gumawa ng paraan, di ba? Para malusutan yung problema na ito. Hindi na siguro kailangan pang isa batas or whatever. Kagaya po nung huling batas niya, yung isa naman is yung pagpapalit ng pangalan ng Ninoy Aquino International Airport papunta sa President Ferdinand Marcos Airport. So, isa din po 'yun sa hindi sinang-ayunan miski po yung mga loyalista nating mga kapatid, yung mga loyalista na kaibigan natin, yung mga supporters po, hindi din po sinuportahan. Dahil, unang-una, ang mangyayari is magiging talagang sasabog ang awayang politika kapag po nangyari yun. Pangalawa po, kumbaga, mas maigi po yung Manila International Airport na lang po. Ibalik sa dating pangalan. Hindi na yung parang magsasabong din po kasi, di ba? So sana naman po yung mga susunod na ilalabas na batas ni Congressman Tebes mas maging makabuluhan po. Mas maging makabuluhan naman po.